mga hanay ng mutya na tiyak na magpapalakas ng iyong awaka. Ano-ano nga ba ang mga ito? Unahin natin ang pangil ng kidlat na napakahirap o na napakadalang makita. Ito daw ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Makakagamot ka daw nung may malubhang karamdaman at magagawa mo daw mahawakan yung mga bagay na may kuryente. Magiging malakas ang aura mo pag magtatangan ka ng ganitong klaseng mutya. Pangalawa ay ang mutya ng bulalakaw o meteorite. Nabibihira lang ding makita. Ito ay kasabihan na humihigop ng aura ng mga ibang gamit at pangontra daw ito sa mga kulam o mga gawang tao. Ganun din, magagamit din ito sa panggagamot sa pamamagitan ng pagbababad nito sa tubig na buhay at ipapainom sa may karamdaman. At ang patatlo ay ang mutya ng tubig na napakadalang din. Sa iba kasi, kumakalat yung mga mutya ng tubig na peke. Ang mutya po ng tubig ay napakadalang o napakahirap hanapin ng original nito. Ito po ay nagtataglay ng sobrang lakas ng pangangatawan, liksi, bilis, tagabulag sa kalaban. Ito ay maaaring makita mo daw sa mga bukal. At ang pangatlo na bertud nito o yung pinakang malupit na bertud niya ay ang tagaliwas sa bala. Ang mutya naman ng apoy ay kalimitan daw na makikita o makukuha mo sa isang nagbabagang bola o sa kaalaman natin ay ang santelmo. Opo, ang tinutukoy ko na mutya ng apoy ay mutya ng santelmo na sinasabi na isa din sa mga malalakas na gamit o nahahanay sa apat na elemento. Ito ay nagtataglay ng kakaibang lakas. Pag hawak mo ito ay sobrang lakas ng iyong katawan o maaari ka din daw na mataglay ng pambihirang kakayanan na makapagpagaling ng may karamdaman sa pamamagitan lang ng paghawak sa katawan ng may sakit. Ang susunod ay ang mutya ng ipo-ipo na napakahirap o napakadalang din na makuha. Ito ang nagtataglay ng pambihirang kakayanan, bilis, lakas, liksi, at lakas sa pagbubuhat. Alam naman natin na ang ipo-ipo o ang buhawi ay pagdumaan sa isang bahay ay agad itong masisira. Taglay din niya ang bilis sa pagtakbo. Bilis na hindi kayang abutan ng normal na tao. At ang susunod ay ang mutya ng asugi o sa katawagan ng iba ay asugin tubig. Sinasabi na ito ay napakainam na ibaon sa balat, pangontra sa kulam, sa barang, sa palipadangin at sa kung ano-ano pang mga elemento, aswang.
magiging matalas daw ang iyong pakiramdam kung ito ay nakabaon sa iyo, at sinasabi din na ito ay iwas talim. Iwas sa matatalas na bagay. At ito rin daw ay nagagamit pamuksa sa mga makakamandag na hayop, kasi ito ay kinakatakutan ng mga ahas. Sa pong mapagpalang araw sa lahat, sana po ay may naibahagi akong kaalaman sa inyo sa mga tinalakay ko ngayon. Sana po makadagdag. Kumbaga, salamat po sa lahat. Muli po, Agimat Namang Yan. Pakipollow po ng aking Facebook page, Anting Namang Yan. Salamat po.